Hi people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. CESO, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-imbita, sir, at ito po ay opportunity for us. We've always wanted to talk to you about the DOH, sa kaganapan ngayon, sa mga nangyayari, sa mga darating na panahon. And I just wanted to appreciate you for your sense of clarity tuwing kayo po yung nagsasalita sa amin, sa taong bayan, dahil sa gitna ng kaguluhan, and this comes from the bottom of my heart, you were that clear voice. Maraming salamat po. I appreciate that. And sabi rin po ng marami, no? Pero kami po, we just continue to work and we just wanted that people were guided during the time that they need us the most. At maraming salamat talaga. Maraming salamat po, sir. Oh, let's start here. The Philippine COVID situation as we speak now, kumusta po? Yes, sir. Sa ngayon po, nakikita natin na nagpa-plateau ang mga kaso. Pag sinabi natin nagpa-plateau, ibig sabihin, nandun ho siya dun sa punto na stable siya. Nakikita natin na mukhang bababa pa. Kasi po, pag kinumpara natin in the previous weeks, meron po tayong pagbaba ng about 34%. Mm. At ngayon po, 244 cases na lang average nationally ang atin pong naitatala. Kumpara ng mga ibang linggo, na umaabot pa rin tayo ng mga libo from the previous month. So I think this is manageable. Yung plateauing. Yes. Globally, kumusta po? Well, globally, there is this increase, no? Meron po tayong pagtaas ng kaso sa China, meron din po sa matataas na income na bansa katulad ng UK, ng US, nakikita natin tumataas. And that is quite concerning and WHO is now trying to analyze the situation if they can lift the public health emergency or not. Ang usap-usapan ay, ang COVID ay nagiging parang flu na, nagiging influenza na dito sa atin sa Pilipinas. Sandali na lamang, hindi na ganun ka-pernicious, hindi na ganun ka-deadly. Is it possible that if the WHO does not declare the end of the pandemic, na mauuna halimbawa ang mga ibang bansa, katulad ng Pilipinas, na magdeklara na tayo'y pwede na, hindi na emergency ang status? Oh, well, dito sa ating bansa, meron po tayong inadapt, no, from this public health emergency. And that was the declaration of state of calamity of the president. But for now, yung state of calamity po, hindi na niya nirenew eh. Hindi pa po niya nirerenew, no? Oh. Hindi pa po niya nirerenew. September ba ito last year? It was extended until December of last That's right. year. And then we were requesting that mag-continue pa tayo kahit tatlong buwan. Ngunit hanggang sa ngayon po, syempre medyo hesitant po ang ating presidente because we want to open up our sectors of economy. So kapag ka ang state of calamity po, hindi na talaga na-renew dito, we cannot really say that public health emergency has ended because this is a global declaration. Mm-hmm. And the second thing, virus crosses borders. So hindi po pwedeng nauna ang Pilipinas, nauna ang Amerika, right. Dahil kapag kami pumasok na ibang variant na naman sa ating bansa, namaring tumaas pa rin. Naiintindihan po namin yung wisdom ng desisyon ng presidente kung bakit ayaw niyang i-extend dahil nga kailangan mabuhay. You know, we have to find that balance of the economy and the health situations of the country. But as a department, why were you recommending the extension of the state of calamity? Mga kababayan, ako'y natutuwa po. And proud to introduce to you SendWave, the fee-free remittance app for OFWs and kababayans living abroad. You know what you do? Use my promo code BOY to receive $10 free credit on your first transfer. Visit the link on the description for more info. Maraming salamat po. These were all about technical reasons. Dun po sa batas na ginawa, dun po sa batas ng National Vaccination Law,
na itali po o nailink mm-hmm. sa state of calamity ang iba't ibang mga bagay na ginagawa natin for response. For example, nakakagamit po tayo ng bakuna na may emergency use authority dahil may state of calamity pinayagang gamitin. Yun pong ating mga procurement ngayon na mabilisan, emergency procurements, were allowed because of the state of calamity. Yun pong binibigay nating benepisyo for our healthcare workers was given because of the state of calamity. So all of this were linked to the state of calamity. And that's why we were asking for the President if we can still extend until about 3 months because dito po naman sa pinapasa nating batas sa Center for Disease Control, pinasok na natin lahat yon without that link with the state of calamity. Sa basa niyo po, I mean, I don't want to speculate or neither would I want you, Sec, to speculate. Pero palagay mo ba igra-grant ang Presidente or hindi? Well, he has already verbalized this in one of his media outings that he's very hesitant to extend. That's why the department did some parallel work already so that we can somehow address mga limitasyon natin because of the non-extension of state of calamity. Okay. Sa ating mga kababayan lamang, Yusek, sa ngayon, ano pa ang mga restrictions, generally speaking? Sa ngayon, halos... kakaunti na lang ang ating restriction talaga. Katulad sa ating borders, kapag ka ikaw ay hindi bakunado, that's the time that restrictions come in. Pero lahat po ng bakunado na papasok sa ating bansa, whether you are a foreign national or a national or a Filipino national, kung bakunado ka, you can enter the country. So, let's talk about the cases from China. Yes, sir. Yun po ang namin laging pinapaliwanag. Hindi kailangan na i-single out ang China. Dahil ang virus nga crosses borders. So, nung pumutok sa China itong variant na ito, after 1 or 2 weeks, napunta na sa ibang parte ng globe. So, why would we restrict China when the other countries also has that kind of variant already? So, ang requirement lamang po, pag ikay galing sa ibang bansa at pumapasok ka ng Pilipinas, ay dapat vaccinated. Yes. That's the only thing that we are requiring now, that you are specifically vaccinated. Specifically po, dapat kumpleto yung vaccination. Yes. And the definition for fully vaccinated here in the country would only be the first 2 doses. The first 2 doses, yun lamang po ang definition natin ng vaccinated dito sa ating bansa. We're not talking about the boosters. Yes. Pero dito sa loob po, yung movement ng ating mga kababayan dito sa loob ng Pilipinas, ano ho yung mga restrictions in the context of masks, social or physical distancing, etc.? Well, actually, the restrictions started off when we had the alert level system. Kung matatandaan niyo po, may alert level 1, may nag-alert level 4. Ngayon po, ang ating mga probinsya, mga cities, municipalities, ay almost 90% na ay nasa alert level 1. Yung nasa alert level 2 po, kakaunti na ang restriction niyan. So, in terms of masking, pareho na pong voluntary yan. Ibig sabihin, whether you be in any alert level system, indoors, outdoors, voluntary na po ang pagmamask. But of course, we remind people, kapag ka ikaw ay at risk, dapat alam mo na magmamask ka dapat. Oh, may pulisiya po ba ang DOH pagdating sa mga public and private corporations, companies for example, in the context of dapat may RT-PCR, may antigen pa rin? Do you have a policy on this? Well, that was before. Yung ngayon po? Wala na po. Tanggal na po lahat yan. So, there is really no requirement or mandate coming from the Department of Health or order that you need to have your employees tested before you go and work. Siguro po, ito po ay mga dala na lang na mga orders coming from their employer. Yung mga boosters po ngayon, okay, ang vaccinated sa ating bansa ay 94% fully vaccinated. Ang boosted po. Yun po ang medyo mababa. For our first booster shots, we only have around 27%. Right. How do you have a program to encourage people to get boosters? Yes, we continuously do that. We are making vaccines more accessible. Nilapit na ho namin sa mga communities. Pinasok na natin sa mga health center natin. Nag-iikot na ho yung ating mga healthcare workers para magbakuna sa komunidad. Pero talagang ang taas po ng hesitancy start talaga. Nanggagaling saan po yung hesitancy? When we had our survey, a small survey po, gumawa kami sa iba't ibang bahagi ng bansa, lumalabas na ang mga tao unang-una iniisip nila that they are already protected with the 2 vaccines, plus nagkasakit na rin daw sila, so they have this boosted immunity from the natural immunity. Meron naman pong iba, sinasabi, hindi naman requirement na sa trabaho, hindi na requirement sa pag-aaral,
So, hindi ko na kailangan yan. So, ganun po ang pag-iisip ngayon ng tao. But we always remind them na ang sinasabi nga ngayon ng ebidensya, nag-wane na yung immunity natin from these first two doses. We need to boost our immunity with this boost. Kailangan mas maingay yun. Na matagal na yung dalawa, kailangan may bago na para mas protektado tayo. Tama po. Yusek, let's talk about this new variant. Itong XBB 1.5, ano po ito? Well, XBB 1.5 is a subvariant of the Omicron variant. Mm. So ito po ay isang another mutation, no, coming off from this variant Omicron. Ngayon, according to the experts, WHO, based on evidence, this is the most transmissible variant there is. Ngayon po, itong subvariant na to, na-detect na siya in about 51 countries across the globe. Around 9,000 cases already across the globe. And 76% of these 9,000 are happening in the U.S. Kaya po pumuputok din ang kaso doon ngayon. Mm, meron na tayo dito sa Pilipinas. Wala pa ho tayo nadidetect na ito. Oo, praise God. Pero kung ito'y variant ng Omicron, hindi po ito deadly? Sa ngayon po, base sa ebidensya rin, hindi pa rin sinasabi na it causes more severe infections. Because yun ang pagkakaintindi namin sa Omicron. Yes. Na transmissible, pero hindi siya fatal. Yes, kailangan i-qualify natin yan. Kasi minsan ang Omicron, pag dinapuan ng isang taong hindi bakunado, dinapuan ng isang taong may comorbidities, matanda na, may comorbidity, right, they also get these severe infections. We have to be very careful. Yes. What about the bivalent shots? Yes, the bivalent vaccine, ito po yung bagong teknolohiya kung saan yung pong unang strain ng virus plus itong Omicron na variant na strain nito nasasako, ay pinagsama at ma-address nito. Now, we are trying to negotiate for us to be able to get these vaccines for our people. And evidence has given us, no, sinasabi sa ebidensya ngayon, na itong bivalent can up our protection as much as 90%. Available na po ba ito dito sa ating bayan? Hindi pa ho. Patuloy pa rin ang negosyasyon natin. Sa ngayon, tayo po ay nakikipag-usap din sa COVAX facility. Sila po ang hopefully mauna na makapag-donate sa ating bansa. Pag ito'y dumating dito sa Pilipinas, magiging available po ito libre sa ating mga kababayan? Opo. Ang mga bakuna po ng COVID-19 right, ay hanggang sa ngayon libreng ibibigay ng pati gobyerno. Itong bivalent na ito. Opo. Kung sakasakali man dumating na dito sa Pilipinas. I read one of your statements. Dahil may mga pag-uusap na ang bivalent shots na ito is connected to a brain stroke in one case. Can you comment on this? Yes, sir. There was a study done. Kapag gumagawa tayo ng mga ganitong bakuna, meron hong tinatawag na mga trials na kailangan isubject ang bakuna. Pag real-world trials, ito po yun. Pag binigay na sa mga tao, isa-study natin yan. So may flinag sila na around less than 500 cases na nag-stroke pagkatapos mabigyan within the first 21 days. Siyempre, na-flag, kailangan imbestigahan ng USCDC at ng FDA. At nung kanilang inimbestigahan, nakita nila, it was a very small proportion at sinabi nila it's non-significant. At kung ano man yung mga common na adverse events na nakukuha natin with this original na mga bakuna natin ginagamit, pareho lang. At hindi ito dapat itigil ang pagbabakuna dahil sa finding na to. Ang porsyento nito ay? Napakaliit. It was just less than 1%. Less than 1%. Punta naman po tayo sa labas ng COVID at mga vaccines. I know this is now in the national conversation. Yung kalagayan ng ating mga health workers, mental health, well-being. Anong mga inisyatibo ang ginagawa ng DOH? Yes, we are very much into that, sir. Kasi ngayon, nakikita po natin ang problema natin sa ating mga healthcare workers. We're having a shortage, actually. Lumalabas ang bansa. Hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo ay nagkakaroon ng ganitong problema. So ngayon, ang ginagawa po natin, of course, we'd like to incentivize them for them to stay. Pero ang unang-unang kailangang gawin ay yung i-fill in natin yung gap. So we're having this deployment program para madagdagan man lang natin yung mga ating healthcare workers sa ating mga ospital. Pangalawa, ang ginagawa natin, yung incentive program natin. Nagsusulong tayo ngayon, we have proposed a law kung saan mas standardize ang salary ng public at private. Kasi pag tinignan ho natin ngayon, ang sweldo ng mga nasa private sector ay napakaliit kumpara sa gobyerno. Kaya nagkakaroon din tayo ng internal migration Yung okay, from the private, they transfer to the government kasi mas maraming benepisyo, mas mataas ang sweldo ng gobyerno. So we're trying to standardize that through a
an enactment of a law. Pangatlo, meron ho tayong mga scholarships na binubuo ngayon. We have discussed this with several local governments already. Produce your own. You have your state universities, you have your medical schools in your area. You produce your own in 4 to 8 years. You have a doctor, you have a nurse of your own, and they can stay with you and work with you. Ang meron din ho tayo nakikipag-usap sa ating mga iba't ibang bansa na naghihikayat sa ating mga healthcare workers na lumabas. So, we are working with them so that they can also provide us with yung balik ba sa atin. Mm-hmm. Dahil kinukuha nila, baka naman pwede bigyan mo rin ng scholarships yung mga taong yan, magbigay Tama. Ka ng scholarships dito para bumalik naman sa atin din yung mga experts natin na nakukuha din nila. So, these are the things that we are doing right. That one I understand. Pero dun po sa mga eskwelahan, you encourage, for example, schools and LGUs, maaari na marami naman kayo dyan, paaralin nyo. Problema, yung internal migration nga. Nag-aaral ka sa amin, sa SAMAR, eh, pag nakagraduate ang nurse at saka ang doktor, naghahanap ng magandang trabaho sa Cebu o kaya sa Maynila. I think that has to be addressed by a certain system. Di ba? Na parang merong isa eh, merong you promise to stay in your locale for a certain number of years before you're able to transfer to another place. Yes, sir. Kaya nga po kapag ina-address natin ang isang problema, it has to be done holistically. Tama. Hindi pwedeng ginawa ko lang yung scholarship, pero hindi ko naman tinaas yung sweldo dito at hindi ko pinagpantay. Talagang aalis at aalis. No? So, kailangan holistic tayo. Scholarships are there. The incentives are there. We standardize our salary so that our healthcare workers would choose to stay here and serve the country. Does the DOH have enough will and money to be able to do this? Hindi ho lagi kaya ng Department of Health talaga. Ito'y kailangan namin ng tulong ng ibang sektor, kailangan namin ng tulong ng local government. So, we are now working with the Department of Labor and Employment and the Department of Migrant Workers at syempre, yun po mga local governments. Pagdating naman ho sa sweldo, kasi baligtad dito eh, ang private lumilipat sa public, anong entry salary? Let's talk about a nurse. Magkano ho ba ang sweldo ng nurse sa private as opposed to a public hospital, for example? Well, tumaas na ho ang sweldo para sa gobyerno ng nurses. Nagkaroon ho tayo ng panibagong amendment ng batas natin kung saan ang entry level na po ng nurses natin nasa 35,000. Mm-hmm. And that is aside yung pa yung mga benepisyo na ibibigay ng ating gobyerno sa kanila. Parang umaabot yata ng less than 50 yes. Plus the benefits. Yes. Samantala po ang private ay? We do not have that standard walang data. Na number. Oo, kasi iba-iba. Kapag malaking ospital, they can give as much as 20, 25. Pero kapag nasa maliit na ospital, meron ho tayong nurse, sumisweldo 6,000 isang buwan. So, ganun ho, no? Hindi ho talaga nagpapantay-pantay. Mm-hmm. Yung una mong solusyon, Yusek, ay yung fill in the gap, no? Deployment program. Exactly what does it mean? Oh, well, we have our doctors to the barrios. That's one. It has been a decade or decades already where all of these municipalities na wala pong doktor, lalong-lalo na yung talagang far-flung areas, we put doctors there, we place them. Meron ho tayo ngayon yung Nurses Deployment Program na ginagawa rin naman natin. Binabago-bago lang ang pangalan. Ngayon, vaccinators ang pangalan. Pero ito pa rin po yung augmentation natin so that we can support our local governments. Meron din ho tayong mga midwives na dinideploy. Ngayon po, may mga specialista tayo. Dahil marami po dun sa mga malalayong lugar natin, wala silang anesthesiologist, wala silang eye specialist. So, meron ho tayong mga dinideploy ngayon ng mga specialista. That is what we are doing right now. Sobrang pinagdaanan ng mga health workers nung nakaraang pandemya. I understand your initiative on the mental health well-being of health workers. Nasaan tayo ngayon dito? We have a program for that. Actually, we are training and we have trained already our staff from our hospital so that they can also provide this kind of support. There is this mental health wellness in program in our hospitals, in our facilities, so that we can have this debriefing. Meron silang regular na weekly na 1 hour lang, parang some session, so that nade-debrief namin sila, na nagkakaroon sila ng mental health na talagang focus, no, para doon. So meron ho tayong programa para dyan, and hindi lang yan during times na kailangan, pero it's a regular thing among them. Yusek, mensahe para sa ating mga kababayan ngayong araw na ito? Walang mensahe ko lang po, no, ngayong araw na to. Pareho pa rin ang mensahe ko in the previews. Andito pa rin po yung virus. Kailangan pa rin po natin mag-ingat. Bagamat bumababa po ang ating mga kaso, nagpa-plateau ang ating mga kaso, hindi natin kailangan magpabaya. Kailangan lagi natin iisipin na
nasa atin pong mga kamay at atin pong mga sarili kung paano natin po proteksyonan ang ating sarili pati na rin ang ating pamilya. So let's choose to be healthy, let's choose to be vaccinated, and let's choose to wear a mask kapag kailangan. Yusek Vergeire, last question. You are the officer in charge of the DOH. Nakaka-apekto ba sa inyong performance sa department na wala pang DOH secretary? Sa aking pananaw, hindi eh. Dahil mula po ako nang umupo ng OIC, tuloy-tuloy po ang operasyon namin, mas nakapaggawa pa kami ng mga reforma na isusulong po namin yung mga kailangan namin gawin base sa orders at saka guidance ng ating Office of the President. So sa akin po, wala hong distinction if I'm an OIC or really the Secretary of Health. We just continue on working. Follow-up lang. Sa iyong pagkakaalam po, what's stopping the President from appointing a DOH Secretary? That I cannot answer. I will really have to ask the President. Yes, I really don't know, sir. But you wouldn't want to speculate. I do not like to speculate. We just continue to work. Kapag sinabi na niyang tapos na yung pagka-OIC, I will go back to my undersecretary position. Pag sinabi niyang ituloy mo pa, itutuloy ko pa. Yusek, maraming salamat. Maraming salamat din. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.